Diyan pala kayo. Isang magandang umaga po para sa inyo lahat. No? Dahil lang dyan kayo, may naisip ako. No? Ikabit ko kaya yung carburetor na sa tindahan. No? Kasi meron na naman akong parts dun. May nakita na ako mga piyesa. Kung natatandaan nyo, ito. Diba? Yung nag-design ng carburetor. So, at saka gaya ng nasa pamagat yan. Yan yung pamagat na yan. Napapanood nyo. So, ikakabit natin yung carburetor na yun. I-install na natin. No? Pero bago yan, make sure na kapag subscribe ka na. At hit nyo pin yung notification bell. Dito para lagi tayong updated. Kasi yung motor na to, kung natatandaan nyo, scrap natin to nabili. So ngayon, malapit na siya mabuo. No? So abangan nyo kung paano natin ito patatakbay na. So tara, punta tayo doon. So ngayon mga kaibigan, meron ako ditong mga parts. Dito ko iniipon yung mga pwede pa magamit. Ganitong cam, etc. Na no, pwede pa siya. Dito tayo kukuha ng parts na ikakabit natin sa ating pag-modify ng carburetor natin. Kung ano yung pwede bang magamit natin dito. So, ihukan lang muna natin siya. Spread. Iyan. Kalat na. So, maghanap tayo ng pwede magamit. So, rotator. Kailangan natin rotator. At yun ang allen bolt. Hanap tayo ng allen bolt. Hanap pa tayo ng isa. Ayun. Then, itong elbow, kailangan din natin to. Then tayo ng mga ganito. Dalawang kailangan natin ganito. Ayun. Ayun, ito. So, ito, sila dalawa. Kayong dalawa. Sa kayo nagagamitin natin. So, babalikan na lang natin yan dyan kung meron pa tayong gagamitin. So, sa ngayon, yun muna yung gagamitin natin yung mga yun. Ayan sila. So, punta na tayo doon sa ating motor. No? So, ayan mga kaibigan, ito po yung ating gagamitin para doon. So, unang gagamitin natin itong rotator na to. So, syempre mga kaibigan, alam nyo naman po na sa scrap to, mga tira-tira ko lang itong parts. So, pwede rin kayo pumili ng ganito. Ang tawag dito ay rotator. May mabibili din naman kayo sa ganito sa mga motor parts. Pero sa akin, ito muna yung gagamitin ko. Kasi di pa ako nakabili. So, pwede pa naman to. So, ang gagawin ko lang, linisin ko lang mga to. Ayan. Pwede na to. Ang gagawin natin kung mapapansin nyo, mayroong ganito. So, dito to lalapat guys. Ayan, ganyan. Sa ilalim yan. So, pero bago yun, kailangan muna natin lagyan ng ganito. Ayan. Ito. Ayan. Then, kailangan natin lagyan ng ting next. Dito. Saka doon. Nasa iyo yun mga kaibigan kung ano yung forma ang carburetor mo, yung forma yung datingan nya kung pwede mong paganyan or paganto. Pero yung para sa akin pinaka best na forma ganito paganyan, ganyan yung dating nya. Dito nakaharap yung butas kasi hindi siya maano ng hangin. Ayan no? So nada.
Then ito na yung dalawa. Gagamitin na natin. Dito. Pag ganyan yung gusto ko eh, harap eh. Yan, mapansin nyo dito yan. So, may mga adjust yan guys ha, ulitin ko. May mga adjust siya. May mga adjust yan kung saan mo gusto, pero sa akin, pinaka the best pa ganyan. Kasi, nandito yung carburetor. Ayan. So ganyan yung forma ng carburetor na, modified natin. Ito yung carburetor sa TMX, di ba? Naalala nyo? Ayan. Ganyan lang siya ikabit. Pero ang mga dapat yung tandaan guys, so dapat walang singaw rito. Hindi siya magkaroon ng singaw. Then yung bibili nating manifold, kung bibili tayo, ay yung ito, yung goma rito, sa gitna ng manifold at saka carburetor. Yung akma lang sa butas din. No, yung pang TMX kung bibili kayo. Sa akin ito, sa TMX to, yung dati, sabi ko pwede pa kaya nilagay ko dun sa lalagyan ko. So, ayan, nagamit ko siya ngayon. Then ito, ganun din, tinago ko kasi magagamit ko pa. Itong manifold na to, magagamit ko pa. Ayan, scrap yung mga, ano, mga halos kinagawa natin dito. Kasi, binibigyan ko ng ano na mabuhay yung mga sirang motor. Yung mga patapong motor na ginagawan pa natin ng paraan, patapong piyesa na ginagawan pa natin ng paraan. No, so titignan mo, no? Nagkaroon siya ng silbi yung mga tinapon na. Ito naman, syempre papunta sa cable, no? So napakadali lang 'to ikabit. Hindi ko muna siya ikinabit kasi hindi ko pa naman 'to papaandarin ngayon. Kasi hindi ko pa naayos yung wire. Dahil sabi ko nga, unti-unti lang natin itong ayusin. No? Ayan. Yan na po ang forma niya. So, unti-unti nang mabubuo ang ating motor na to. Ayan.
So ayan ayan mga kaibigan, kung mapapansin nyo, talagang malapit nang tumakbo itong motor natin. So mga ilang araw na lang po, kasi nakakanta rin ako ng ibang piyesa na ikakabit ko. So i-documents ko pa rin po, kasi itong motor natin totally scrap talaga. Sa junk lang talaga natin siya nabili, no? Mura-mura. Iko lang to ng 500. O, yung mga piyesa na kinabit ko, mga scrap din yung iba, no? Yung bago lang dito yung bulb cell. Kulang lang dito guys yung takip dito, wala akong pantakip. Bibili pa ako, or kaya maghahanap ulit ako sa junk. No, iikot ako mamaya. Dito meron naman tayong takip eh. Then, may cable na rin ako dyan, so ikakabit ko na lang po. So, naituro ko na naman sa inyo kung paano magkalit ng cable. So, may video ako dyan. Itong video na to, kung paano magkalit ng cable, ito siya. So, tingin nyo na lang kung paano ko ikakabit, kasi ganun din naman yung proseso. Panoorin nyo po dyan. Medyo tumatagal lang po yung process kung paano ito nabubuo guys, kasi dahil nga lockdown tayo, nahirapan pa akong kumilos, makaalis, makapunta sa mga junk or makapamili ng piyesa. Kasi mahigpit, no? Dahil nga sa COVID, diba? Sa quarantine, maraming mga checkpoint, so hindi tayo makalampas. Tsaka bawal din umalis ng umalis. Every other day lang po kami dito pwede umalis. Sa inyo lang po, natapos na rin itong ating motor na to. Hanggang dito lang po muna tayo guys. So, okay ba sa inyo yun? No? Sana may natutunan na naman tayo ngayon. So may naintindihan po tayo. So gaya na lang kong sinasabi po, God bless po, thank you. Tapos na tayo dito. Sabi nga ng ibang YouTuber dyan, peace out. Peace out eh. One peace.